At ngayon, matutukasan natin kung saan nga ba nagmula ang mga Laurel. Si Gat Masungit ay nakiusap sa kanyang ama na sultan ng Brunei na palayain siya sa pananagutan na maging tagapagmana ng trono nito dahil hiling niya ang abentura. Ama, ayoko maging tagapagmana ng trono. Hindi ko gusto ang ginagawa. Ngunit bakit anak, ayaw mo maging pinunakatulad ko? Ngunit ang gusto ko ay abentura. Ngunit marami ako nakikita katangian na magiging isang magaling na sultan. Ngunit ayoko talaga mamuno. Sana naman ay maintindihan mo. Anak, naiintindihan siya. Ihanda mo lahat ang iyong mga kawal para sa iyong pag-alakbay. Sige, salamat ama. Sa pagkakataong iyon, ay naglayag sila Gat Masungit at ang kanyang tungkat patungong hilaga at sumapit sila sa Panay noong 15 siglo. Hanggang sa patuloy na paglalakbay, ay natuklasan nila ang isang malaparaisong lugar sa Luzon at namirahan sila sa Tanawan sa Batangas na ngayon ay silang lalawigan ng Batangas. At doon ay nagkaroon siya ng anak na pinangalan ng Gat Penis. Si Gat Penis naman ay nagkaroon din ng pinangalan ng Miguel de la Cruz. At si Miguel ay nagkaroon din ng anak na si Mariana Laurel na may nakababatang kapatid na si Roberto Laurel. Nanalaytay sa mga ugat ng magkakapatid na Sotero at Roberto ang dugo ng kagitingan ni Gat Masungit at ang pagkatao ni Miguel na makamit ang katarungan. Napakaabang naman ang lakbay natin. Oo nga. Bahay nga muna kaya tayo. Pwede rin. Ato, nangunguha ko eh. Ano, inom muna tayo? Oo, inom kayo. Sige, o. Sige na. Sarap, sarap ng tubig dito sa ilog. Ay, kita ko pa rin kita ako. Oo nga. Isang paraiso. Mag-inintahan namin. Puntahan kayo natin yun. Pwede siyang ganda tayo manila. Habang buhay. Pwede siguro. Pwede. Sige, tara na. Tara, tara na. Napakaisip mong bata. Ano kayang ipapangalan ko sa'yo? Siguro Gat Lenis na lang. Sana maging matapang nga rin katulad ko.